Hi guys, it's May here. Welcome back po for your Kapalaran sa Pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sag. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. So let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw. So we have here the Seven of Cups. Okay. The Death card. Parang meron kayong idinidelay dito. Okay. Dinidelay ninyo yung alam ninyo na dapat nang tapusin. Okay. Kasi natatakot kayo na maiwanan or maabandon na or mag-isa. Okay? So, iniiwasan ninyo yung pagde-decide or siguro pakikipag-break up or pag-let go sa isang tao na alam nyo naman na nawala ng patutunguhan, wala naman nang nangyayari. Okay? Pwede nga na baka ginos ka na nitong tao na to. Ikaw na yung inabandon na, pero up to now, hindi mo pa rin siya nalilet go. Kumbaga, dinidelay mo nga lang. Tawag nito? It's bound to happen. Pinapahaba mo lang. Ayan, pinapatagal mo lang. Pero kumbaga, doon din yun papatungo. Okay? And then we have here the King of Pentacles. And then we have the Wheel of Fortune. Kasi nga, umaasa ka na magkaroon ng mga changes dito sa person mo. Na hopefully, mag-commit siya sa'yo or seryosohin ka niya. Okay? But let's see, ano kaya yung nararamdaman or feelings nitong person mo na ito towards you. So, we have here the Page of Cups. Malaki yung chance na yung person ninyo ay water sign. Meron din ditong water sign. And then we have here air sign. Okay? So, yung person ninyo, wais. Okay? Wais siya na tipong alam niya na kung paano ka suyuin, alam niya yung kiliti mo, kumbaga, alam niya yung gagawin niya sa'yo to handle you. Unfortunately, yung person ninyo, especially if you are dealing with somebody na mas bata sa inyo, parang hindi pa siya ganun nakaseryoso talaga. Parang yung pag-iisip niya, may pagka-childish or immature or sadyang parang naglalaro pa lang siya. Yung wala siyang pake. Okay, lalo na nandyan si The Fool na yung gusto niya lang yung malaya siya, nagagawa niya kung ano yung gusto niya. Meron siyang freedom. Okay? Siguro noon, oo, meron naman siyang feelings for you, mahal ka naman niya, nagka-interest naman talaga siya sa'yo noon. Pero kumbaga, hindi yun enough. Okay? Hindi ganun kalalim yung feelings niya sa iyo. Kaya pwedeng pasulpot-sulpot siya sa buhay mo or parang nawawala siya eventually. Kasi hindi siya ganun ka-sure or maybe nga hindi pa siya handa to really commit to you. Okay? Kasi yung inaasahan mo sa kanya, maging parang king siya. Eh, page pa lang siya eh. Okay? So, let's see. You have here the Ten of Cups. So, you want na magkaroon kayo ng happy relationship. You are hoping here to work things out. Ganyan. Maybe sinasabi mo, kaya kong ibigay kahit ako na yung mag-provide, kahit ako na yung magtiis, wag lang niya akong iwanan, kahit ako na yung gumastos.
ako na yung lahat, parang ganun. You are ready to really offer everything to this person para lang mag-work out yung relationship ninyo. But unfortunately, hindi nga nangyayari yon. And parang mali, kumbaga, yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Kailangan mong tignan yung kabilang side. Kailangan mong maging open. Kailangan mong buksan ang iyong mga mata kasi para kang nagbubulag-bulagan dito. Okay? Empress ka eh. Yung level niya, page. Inaasahan mo maging king. Mas mataas pa rin yung empress eh kaysa sa king. Nagigets nyo? Okay? Kumbaga presidente ka. Inaasahan mo siyang maging vice presidente mo. Pero siya kagawan. Ni hindi mo nga pinangarap na higitan ka niya or pantayan ka niya. Kumbaga parang nagsettle ka pa rin na sige okay lang kahit na may kulang. Basta lang may maibigay siya sa akin. Parang ganun yung iniisip mo. Which is wrong. Kaya rin siguro hindi nagkakaroon ng mga changes dito sa relationship na ito. Okay? So, ano kaya yung magiging outcome nito? So, we have the Tower, which is, of course, hindi maganda si the Tower kasi talagang disaster, destruction, ibig sabihin yan. And then, we have here the Emperor. And then, we have here the Seven of Pentacles. Okay. So, parang inaasahan mo, diba parang Emperor, ito na yung ka-level mo eh. Actually, Emperor is the Aries card. Again, this can also mean lang na ikaw lang to. Dahil dun sa inaasahan mo na mangyari, maaaring parang hindi maganda yung kahihinatnan or kalalabasan. Magkakagulo lang. Siguro kung meron mang chance ano na mag-commit talaga siya sa iyo, you need to be very 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 patient. It will take a long time. Okay, ang tanong is hanggang kailan ka mag-aantay sa hindi ka naman 100% sure na mangyayari. Okay, and then we have the King of Cups, and then the Sun, and then the Five of Wands. Okay, so may mangliligaw daw sa'yo na King of Cups. Again, it's a water sign, but it's different from the other person. Kasi parang mas magiging happy ka dito eh. Okay. Parang may brighter future, kumbaga, para sa'yo, para sa love life mo. Pero siguro, bago mo yun marating, may mga bagay talaga na kailangan na mag-end or magbago. Okay? So, yun yung nakakita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo. Okay, so let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw. So may lumabas na na isang card. Let's see. Okay, so we have here the Page of Swords and it's in reverse. So pwedeng ibig sabihin nito, lalong na kung if you are dealing with air sign Gemini, Libra, Aquarius, maaaring hindi pa rin ito mag-reach out sa'yo, maaaring hindi pa rin kayo magkaliwanagan. Okay? And then we have here
the Nine of Wands. Parang napapagod ka na dito. Maybe napapagod ka na sa kakaantay dito sa tao na to na makipag-usap sa'yo. Yung iba sa inyo, maaaring stalk kayo ng stalk, tingin kayo ng tingin sa social media nitong tao na to, and para kang nasasaktan every time na tinitingnan mo. And then we have here the Six of Wands. Maybe itong person mo na to may pagka sarili niya lang, kumbaga yung iniisip niya. May pagka selfish, okay? And then we have here the Three of Wands. Pwedeng naka-move on na rin itong tao na ito. Kaya hindi na siya nag-reach out or hindi na siya nakikipag-usap sa'yo. And pwede rin na meron na rin itong jowa. Or at least meron tong ka-MU or may feelings na ito para sa iba. Okay, pero tignan natin. Ano kaya yung nararamdaman nitong tao na to towards you? So we have here the Nine of Cups, the Five of Cups, Empress, and then we have here the Seven of Pentacles. Okay, so parang mix yung nararamdaman niya sa'yo. Okay, nandoon yung naging masaya naman siya sa'yo. Okay, may mga bagay rin naman siya na pinagsisisihan, ganon. Mataas din naman yung tingin niya sa'yo na alam niya naman na minahal mo siya, na ginawa mo rin or binigay mo rin ang lahat-lahat sa kanya, ganon. Alam din niya na inaantay mo na manumbalik siya sa iyo. Okay? And then we have here the Ten of Pentacles. Pero yun nga, pwedeng in a relationship na kasi itong tao na to. Yeah, may lover siya eh. Kaya, and then we have here the Seven of Swords, which is the lying, cheating card. So, pwedeng nagsinungaling to sa'yo, na binitray ka nitong tao na to, kaya nag-end yung relationship ninyo. Ayun nga, meron siyang karelasyon na iba. Okay? So, ano kaya yung magiging outcome nito? Seven of Cups, Page of Cups, Knight of Wands. So, pwedeng ang daming tao talaga na involve dito sa kwento na ito. Okay? Meron din ditong water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Sagittarius, and Gemini. Okay, so, kung inaantay mo itong tao na to na mag-reach out sa'yo at makipag-usap sa'yo, it can happen. Okay, pwedeng mangyari yon, pero hindi pa sa ngayon. Okay? And yung pakikipag-communicate niya sa'yo, maaaring suyuin ka niya. Ganun. Tapos parang pwedeng bigyan niya ng hustisya. Kumbaga yung nangyari between the two of you. Pwedeng siguro makukuha mo rin eventually kung ano yung gusto mo. Pwedeng may gagawin siya ng mga action para talaga mapakita sa'yo na ang tawag nito, yung seriousness niya or maybe sincerity niya sa pagbigay ng justice sa kung ano man yung ginawa niya sa'yo in the past. Okay? Yun nga lang, I feel like pag nangyari yon, you will just be trapping yourself again sa person na ito. Okay? And as I have said kanina, sa ngayon, hindi pa yun mangyayari. Okay? Kasi
dun sa una, 'di ba, sinabi ko na parang may sang atang to, hindi pa siya mag-reach out sa iyo. Siguro ano, sa ngayon hindi kanya naiisip, or maybe sa ngayon wala siyang balak na makipag-reach out sa iyo, makipag-usap sa iyo kasi merong iba. Pero once na mawala yung iba na yon, na maghiwalay sila, that's the time na mag-reach out siya sa'yo. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, so let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw. So, we have here the Ten of Pentacles, the Seven of Cups, the Seven of Swords, Eight of Wands, and then the Six of Swords. So, base sa mga barahan na ito, maaaring magkaroon ng mga positive changes sa mga susunod na mga araw. Okay, pwedeng magkaroon kayo ng stronger relationship. Pwedeng maging masaya yung relationship ninyo. Pwedeng ipaglaban ka or panindigan ka ng person mo. Na kung dati siguro hindi niya yun nagagawa, parang tawag nito may delay or basta parang hindi siya kumikilos, maaaring sa mga susunod na mga araw, makaramdam ka ng security sa person mo or sa relationship ninyong dalawa. Okay? And then we have here the King of Cups na talagang ipaparamdam niya sa'yo yung pagmamahal niya. And then we have here the Ace of Cups. Especially if you're dealing with a water sign, ano, talagang parang mapupuno ng pag-ibig ang mga susunod na mga araw. And then we have here, again, water sign. And then we have here the Eight of Swords. So, parang ano siya dito? Hindi lang siya magiging showy, magiging expressive din siya. Okay, at dahil doon, sobrang na in love ka na naman sa kanya or sobrang basta nahulog ka na naman sa kanya. Ganyan. Okay? And then we have here the Knight of Swords. And then we have here the Ten of Swords. It seems na ginagawa niya or gagawin niya lahat ng makakaya niya in order talaga to make your relationship work. Parang magkakaroon ng mga resolution or maayos ninyo whatever problem na kinaharap ninyo or nangyari between the two of you. And with the Ten of Swords here, parang tapos na. Kumbaga yung mga problema na yon, dahil gagawa niya ng paraan, gagawin niya lahat na makakaya niya. Okay, and then we have here the Four of Swords, which means na marerecover ninyo yung relationship ninyo. Okay? So, ano kaya yung magiging outcome nito? So, we have here the Page of Pentacles, the Four of Wands, and then the King of Pentacles. So, makikita mo, mararamdaman mo yung mga pagbabago niya. Yung transition niya from somebody na may pagka-immature or from somebody na parang walang ginagawa into someone was very committed and very serious and, ayun nga, making you really feel na committed siya sa'yo. And with the Four of Wands here, ibig sabihin, parang pwedeng you might get engaged or maybe parang next chapter in your relationship. Kung dati wala kayong label, pwede siguro this time i-declare niya na talaga na kayo, ganun. Okay, basta parang may level up sa relationship ninyo.
nagkakaroon ng commitment, ganyan. Okay? And then we have here the Five of Wands and then the High Priestess. And then we have here the Four of Pentacles. Ang ano ko lang dito, you just need to be very wise. Parang pick your battles. Ganyan. And some of you, iwasan ninyong maging clingy or possessive. Okay. And ayun nga, iwasan ninyo yung pagiging praning ninyo. Kasi, ang parang dinidiscredit ninyo yung effort niya pag ginawa niyo yun. Kasi, talagang gagawin niya eh. Yung makakaya niya para lang makampante ka. Tapos ikaw, ang gagawin mo, puro kahinala. It takes two, sabi nga nila, to tango. Hindi pwedeng isa lang yung gumagawa. Hindi pwedeng isa lang yung sumasayaw. Okay? So, kapag ginawa na niya yun, na ipapakita niya yung effort niya, give him or her the benefit of the doubt. Huwag ka agad-agad na maghinala. Kasi parang binaliwala mo yung pag-e-effort niya pag gagawin mo yan. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.